mangusap ang aking gitara. Sagsi sa ating mga pagdurusa, hayaang mangusap ang aking gitara. Tuguan ang sinig ng ating pag-asa. Ang aking gitara ay langay-langayan, malayang katulad ng hanging amihan. Subalit sa mundo'y maraming salarin, ibo'y parang tao nilang binabaril. Balahibong noong ikapito ng Hulyo, 1802, nasundan ang kilusang reformista sa pagkakatatag ng 1,000 na kilusan, ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK o mas kilala sa tawag na katipunan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong na magtatag nito ay sina Ladislao Diwa, Deodato Arellano, Valentin Diaz, Teodoro Plata at iba pa. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, nagtakda ang katipunan ng pangunahing layuning politikal, moral at sibiko. Pinagbuti ni na Bonifacio ang pagpapalawak o pagpaparami ng mga kasapi. Tinanggap na kasapi ang mga babae, ngunit iyon lamang asawa, anak o kapatid ng kasaping mga lalaki ng kilusan. Nakatulong din ang paglilimbag ng pahayagang kalayaan na naglathala ng mga isinulat ni Bonifacio at Jacinto. Dahil sa kalayaan, ang dating 300 kasapi ay naging 30,000. Ipinakilala ng mga Pilipino ang kanilang kahandaan sa pakikipagsapalaran para sa kalayaan ng Pilipinas. Nakararami ang mga karaniwang taong kasapi ng KKK, di tulad ng mga reformista na mayayaman at nakapag-aral lamang ang karamihan sa mga kasapi. Tulad ng mga reformista, nais din ni Bonifacio at ng kanyang mga kasama na matamo ang layunin ng kilusan sa mapayapang paraan. Subalit, sila'y nakahandang makipaglaban kung kinakailangan. Pag-ibig ba ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuwangin pa? Alin pag-ibig ba? Wala nang nga wala, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong wagas sa bayang nakukuha.
mayaman doon sa tiis at bago. Buhay mayabuti, magkalaglagot ang nakaraan. Kapal na hirap, muling manariwat, sa bayay lumiyag, ipaghahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa may dugo. Kapalaran at tunay na langit, aling pag-ibig pa.